So ayun, good day mga kabisik, ha? Dito na naman tayo. So meron na naman tayong tanggap na orbit pan pa rin, no? Itong orbit pan. So yung una nating nagawa yun, ito. So ayos na ito. May bago na naman tayo ito. Pero yung kaibahan, ito, nandito pa yung kapasitor. So yung isa natin na ginawa, wala nang kapasitor yun ang dinala sa atin. So ito, meron pa. So bali itong orbit pan na ito ay galing ito sa Central School Elementary, no? Sa classroom ng anak ko, nasira na, kaya pinatanggal ko na lang, pinadala ko rito para maayos natin, no? Ako rin ang mag-i-install nito nun dun. So ayun, ayusin natin ito para maibalik na natin, no? Mainit na daw sa classroom nila. So buksan muna natin ang kabisit para makita natin kung anong problem nito. Ang sabi lang kasi ng in charge doon, advisor, no? Hindi daw na umiikot. So sinubukan natin galawin yung pan niya, no? Ayan, no? So wala na, oh. masikip. So siguro ganun din yung sira nito, yung ano rin, no? Yung shafting at bushing sumikip na, no? Kaya siguro nasunog yung kanyang thermal fuse din. So ayun, buksan muna natin ito, kaya testerin muna natin kung thermal fuse nga yung ating hinala, no? Tester muna natin yung kabisit dito. Ito, klarong-klaro ito, no? Klarong-klaro siya na matitester natin ng maayos kasi nga nandito pa yung kapasitor tsaka dalawang wire lang yung nakalabas. So dito lang tayo mag-tester, no? Nandito naman yung common niya. Yung common pala nito, yung ganitong orbit pan ay yung puti. Kulay puti yung common wire niya, no? Dito lang ng iba, yung mga stand pan kasi, yung mga nakasanayan ko, yung kulay gray, yun yung nandito sa loob niya, yon yung ano, common wire niya, no? Dito puti pala ito, no? So nagkamali ako doon, pero na-explain ko naman nung una na vlog natin yung orbit pan na inayos natin na puti talaga yung common, kasi nabuksan ko yon, yung isang orbit pan yun, doon naputol yung doon yung karuktong na, no? Thermal fuse sa puti na wire. So ibig sabihin yon ang common, kung saan nakalagay yung thermal fuse, doon yung common wire niya, no? So yun, buksan natin, tester muna natin, no? Tingnan natin, no? Lagay lang natin sa times 1K. Kung makita nyo, subukan natin kung okay pa. So okay pa naman yung ating calibrate lang natin sa 0. Ayan, tama na siya, no? Matama siya. Ganda sana kung makikita nyo, no? Kung makita nyo na pumalo ba. Kasi nga, so yun, hindi pumalo yung ating tester. Ibig sabihin, thermal fuse din ang sira nito. So mamaya, subukan din natin yung kapasitor. Tester natin kung okay yung kapasitor. So ngayon, buksan muna natin. Fast forward muna tayo mga kabisik habang binubuksan natin ito. Kasi matatagalan tayo dito sa video, no? Ayun. Thank you.
So ayan mga kabisik, nabuksan na natin. So ito na yung shafting niya, no. Mukhang masikip nga, oh. Dito sa harap niya, no, sa front niya, no. Ito yung masikip. So ayan, mahugutin natin ayan. May konting mga alikabok na, no. So ganun din ang gawin natin. Bilihan natin ito para matanggal natin yung, no. So ayan, may liha tayo dito. Okay. So ayan, tanggalin natin. So masyado pang ano, maski pa dito mayroon pang ano, kalawang. Ayun, natanggal na natin. So makikita nyo, ito. Dito na kumakapit yung ating bushing. So, nyo, medyo gasgas na, pero okay pa naman siya. Hindi pa tayo magpapalit. Wala pa namang ano. Wala pang groove. Pag nagkaroon na to na malaking gasgas dito, kaya magpapalit na kayo ng bushing, ng shafting. No? At dito okay pa naman. So baliwala pa. No? Pakintab pa eh. Kunting kuskus lang ng liha dito. Dito tayo mag-ano, po-focus. Ayan, makintab agad, no? Bali, hindi pa gaano kalala yung sira niya at nagapan pa rin, no? Ang ganitong klase kasi natutuyuan ng oil, no? Yung ating mga oil foam dito sa loob. Dito, yung oil foam niya, ayan, no? Ito yung tuyo na. So, kaya nagkakaroon ng pagkasikip ng ano, shafting niya. So, pero okay naman. Nagapan. So, ano tayo? Bless tayo, no? Tayo pa lang yung unang nakabukas nito, no? Kasi makikita naman dito na wala pang ay meron na, oh. Pangalawa na pala tayo kasi, oh. Nakaano na? Naka cable tie na. Kapag unang bukas nito, no, hindi pa ito naka cable tie na. Yung kanyang tali pa lang yung ano. Nakatali sa winding yung kanyang mga pyesa, kagaya ng thermal fuse na. Nakatali lang yan. So bali pangalawa na pala tayo noon. Nakita ka din. Oh, dito pala yung cable tie. Ito yung ano, basihan na nagalaw na itong motor na ito. Bali, nagpalit lang siguro siya ng ano, thermal fuse. Yun lang yung sira niya. No? Siguro, na yung nag-ayos, pinalitan lang ng thermal fuse. No? Hindi niya nilagyan ng oil yung mga foam. Kaya nasira agad. So, dito lalagyan natin ang mga oil, yung ating oil foam. Para mayroon siyang pundo. Hindi siya madaling matuyuan para hindi agad sumikip yung mga shafting niya. Kailangan lang natin lihain na matanggal yung mga corrosion, yung gas-gas niya na kaunti. Mapantay natin. Kaya natin nililiha ito. Kapag napantay na, okay na yan. Hindi pa naman papalitan yung shafting, no? Okay-okay pa yung shafting, oh. Okay-okay pa. So, wala pang gas-gas. Kailangan lang ng kaunting liha. So, ayan. Tapos na tayong maglinis dito. So, dito naman tayo sa bushing niya. Ang dami ng agyo, ayan. Ito yung nakukos ng pagsikip ng shafting. Dahil tumatama dito sa bushing, ito yung bushing niya, tumatama yan dito, no? Kaya sumisikip dahil tuyo na yung kanyang oil, wala na yung oil foam sa loob, may oil foam yan sa loob, yan, nasa loob nitong kanyang bushing cover, nasa loob yung oil foam, ito yung tuyo na,
Wala na. Kaka-penetrate na yung alikabok. Pumapasok sa bushing. Lagyan lang natin ng oil ulit. Lamihan na natin para matagal-tagal din magamit niya. Lagyan natin. Yan. Okay na. Nalilisan na. Lamihan lang natin ng oil. Lamihan natin ulit. Labas lang natin yung mga konting ano niya. Alikabok sa loob. Para malinis yung ganyang ano, busing sa loob. Yan. Swabe na yung ikot, no? Okay na. Hindi kagaya ng kanina, no? Meron na siyang oil. Lagyan natin para mababad agad. Dito naman tayo sa kabila. Lagyan din tayo ng oil. Tanggalan lang natin ng alikabok dahil ito yung pumapasok sa kanyang bushing. Yung mga alikabok dito. Okay naman yung kabila niya. Okay pa yung kabila. Stock ng oil. So yun, tapos na tayo sa mga bushing niya. Dito na tayo sa stator coil niya. Ito na yung motor na yung ating. Linisan lang natin. Masyado na madumi. So dahil hindi pumalo, sigurado tayo na putol yung ano niya, thermal fuse. Palit tayo ng thermal fuse. Nandito na naman tayo sa ating ano, soldering iron na mabagal. Yung soldering iron natin na mabagal. Hindi na uminit. Palit natin yung thermal fuse. So, yun. Na. Tanggalin natin. So, ito na. Ito yung thermal fuse niya. 3 amperes yung fuse niya, no? Naputol pa rin, no? Yung kakabit natin, yung ibabalik natin dito, 2 amperes lang. Yun lang ang available natin. Lagay natin sa buzzer. Wala. Hindi nag-buzzer. Times 1. Wala. Hindi pa rin pumalo. Ayan. Hindi pumapalo. So, bali... wala talaga. Putol yung fuse niya. So, palitan natin. Yung pamalit natin, eto. Ito yung pamalit natin. Kulay itim. Ito yung kanya, kulay puti. No, medyo malaki ng konti, no? Sa 3 amperes ito. Ito 2 amperes lang. Pero pwede naman. Mas maganda nga yung 2 amperes, no? Kasi kapag naka-detect ng heat resistance, ayan, mamatay agad, no? Hindi kagaya ng 3 amperes na baka masunog pa, no? So, ayan, mayroon pa siyang tube. Gawin natin, punduhan natin ito na thermal fuse niya. Tagyan natin ng pondo, no? Yung ating
tester na yung ating solder napaka hina. Mahina uminit. Okay, subukan natin, baka naman maganda-ganda na. Dami tayo ng ano. So, unduhan lang natin ito. So, matatagalan tayo mga kabisik dito. So, ayun. Fast forward ulit tayo mga kabisik. Habang nilalagay natin, kinakabit natin yung kanyang thermal fuse. Balik ko lang mga So ayun mga kabisik, na-solder na natin dito yung ating thermal fuse. No? So ngayon, tester natin dito sa kabila. Subukan natin ulit. So gamit lang tayo ng ating multi-tester kung pumapalo na yung ating motor. Kapag pumalo na ito, okay na. Times 1K pala. Ayun, pumalo na mga kabisik. Kung makikita nyo, pupokus nyo, ayan. Makikita nyo yan. Ito yung wire niya. Ito wire. So, yun. Pumapalo na, no? Ayun. Klaro ba? Klaro ba? Ayun. Pumapalo na, oh. Hindi kagaya ng kanina na wala. Ayun. So, ibig sabihin, goods na yung ating motor, no? Pwede na natin ibalik. So, ganun lang kasimple, mga kabisik, no? Ganun lang kasimple magayos na. Kung matututunan nyo to, no? Madali lang. Magkakapira tayo dito, no? Madali lang yung pag-ayos ng electric fan. Dahil ganitong mga sira, mga common lang ito eh. So, napakadali lang nitong gawin. So, itali lang natin yung ating tatali lang natin ito. Balutin lang natin dito para hindi lumapat yung wire niya. Kasi may sira, no? So, tali lang natin ng cable tie. Balik ulit tayo sa cable tie.
So yan, natali na natin yung ating thermal fuse, no? Balik na natin ito para masubukan natin, no? Balik natin, tapos subukan natin, no? So fast forward ulit tayo, mga kabisik. Habang binabalik natin ito dito, at nilalagay natin yung kanyang mga cover, saka yung kanyang fan, no? Ay, huwag nyo naman kalimutan mag-like, share, and subscribe, mga kabisik. At pakipindot na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. Ayan, mga kabisik, maraming salamat. So ayan, mga kabisik, bago pala natin ito takpan, so align muna natin ito. Kung paano i-align, paluin nyo lang dito ng lies, mga tatlong beses na palo, no? A-align na yan, no? So kailangan na under yung motor nya. Kapag pinapalo natin, kailangan na under, no? Ang gawin natin, lagyan muna natin ito ng power supply, no? Lagyan muna natin ito. Saan na ba yun? So, yung unang ginawa natin ito, no? Dito tayo kumuha, no? Gamitin natin ito na kanyang, ano? Switch. Dito sa una natin ginawa, no? Lagyan natin muna ito ng supply. Para malaman natin na okay na. Kapag okay na, takpan natin. Lagyan muna natin ng tape para safe yung ating pag-testing. Huwag lang balutin masyado para hindi kayo matagalan mabaklas nyo. Pag-testing lang naman yung atin. Ang importante, hindi lang siya magkadikit, no? Para hindi magkaroon ng malaking sira yung ating mga motor. So yun, nalagyan na natin ang switch. So, subukan natin. Subukan natin ito. Ito yung switch niya. Ayan, na-plug na natin, no? Ito yung switch niya. Dito, yung switch. Ayan, kung makikita nyo, ayan. Ito yung switch. Nakabit na natin dito yung switch na. So, maikli lang yung wire natin dahil pag-testing lang naman ito. Babalik naman natin ito doon sa school na pinangkunan, no? I-testing lang natin kung okay na yung ating ginawa, no? Para malagyan na natin ng cover. Switch natin sa number 1. Ayan. Mandar na, mga kabisik. Kung makikita nyo, ayan, no? Ayan. So, patayin natin. Lagyan natin ng tape para mas klaro na makikita nyo na mandar. Yan. Yan, makikita nyo na na-under yan. Dahil mayroon na siyang tape, no? Switch number 1. Ayan, under na. Number 1 pa lang yan. So, na-under na siya. Number 2. Yan, malakas. Number 3. Yan, malakas na. So, para ma-align natin, paluin lang natin dito, mga tatlong beses. Ayan. Na-align na yan. So, okay na. Patayin natin ulit. Oh, continuous na yung ikot niya, no? Hindi kagaya kanina na nasikip. Hindi niya natin maikot ng ano, kaunti, no? Ito, continuous na, oh, ayan, oh.
Nakita nyo. So, maganda na yung ating pagkagawa, no? Ayan. So, ayan. Takpan na natin. Fast forward ulit tayo, mga kabisik, habang tinatakpan natin ito. Ayan, mga kabisik, nalagay na natin yung cover niya, no? At yung pan niya nalagay nga. So, subukan natin ulit, no? Plug lang natin ito dito. Ayan, ayan dito sa kabila, naka-plug yan. Ayan, ito yung temporary switch niya, no? Dahil yung dinala ito dito, wala naman itong switch, no? Ginamit ko lang itong switch na galing dito sa isang orbit pan na inayos natin, no? So, switch natin ulit, no? So, number one, yan na. Umiikot na. Kalakas niya, mga kabisik. Number 2, yun. Masyadong malakas. Ano? Lakas, binig nyo. Number 2 yan. Number 3, yun. Mas malakas yung number 3. Ayun. Okay na, mga kabisik, no?
So tapos na yung ating ginawang orbit pan, yung ating na-repair, no? So pwede na natin itong balik doon sa teacher na nagdala nito sa atin, no? So para ito sa kanilang classroom na grade 3. No? Grade 3 advisor siya, no? Nandoon sa classroom niya yung anak ko, no? No, bali si Xiaomi ko, no? So shout out kay Sir Joshua, no? So sa kanya to. So ayun, maraming salamat. Hanggang dito na lang tayo, mga kabisik. Bye-bye!